Diyos, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa kalayaan at kalakasan na pinahiram mo sa bawat isa sa amin. Minsan lang po, Diyos, ay ang pagkakataon ito na binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli magsama-sama upang minsan pa, Panginoon, ay papurihan ka, sambahin ka, at minsan pa, O Diyos, ay dumulog sa iyong kapangyarihan sa mga bagay, Panginoon, na nasa aming mga dalahin. Sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo kami na pansamantala ay makalimutan mo na namin, Panginoon, ang aming mga kabalahan, ang aming mga lalahanin, upang mabigyan ka namin, O Diyos, ng isang marapat na pagpulit pagsamba sa umagang ito. Sapagkat sa kapila, O Diyos, ang mga bagay namin nakalalasan, tunay nga ikay tapat at hindi nagbabago, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, tanggapin mo ang aming papuri, pasasalamat mo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago po tayo po, mga kapatid, kung mayroon po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po ako, buksan po natin sa aklat po, mga kapatid, ng John chapter 4, verse 23. Praise God. At ito ang aking pong babasahin. Natapwat, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat inihanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. In Psalms chapter 107 verse 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo kayo ng samantala mga kapatid. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Tunay nga ito na ang oras na kung saan ang mga mananamba na tunay ng ating Panginoon mga kapatid ay kinakailangan magsisamba. Asang tunay na pagsamba ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, anuman ang kalagayan natin sa buhay, isang tunay na pagsamba ang inanais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Itong nagdaan sa linggo, mga kapatid, para palang napakahaba sapagkat napakaraming bagay na nangyari sa ating buhay sa nagdaang linggo. Dahil mga kapatid, dahil sa atin ay nakaranas ng mga mabibigat na karamdaman, mga problema, at ang ilan pa sa atin ay nakaranas din mga kapatid ng kagalakan at tagumpay sa ating mga buhay. Pero pa man mga kapatid, sinasabi sa ating binasa na anuman ang kalagayan natin sa buhay, tagumpay man o kabiguan, kalakasan man o kahinaan, may karamdaman man o kagalingan mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi po pwede natin maging dahilan upang ang pagsamba sa ating Panginoon mga kapatid ay mawala sa ating mga buhay. Praise God. Alam po natin mga kapatid na higit kanino man ang ating Panginoon ang nakakaalam doon sa mga bagay na nasa ating kulahan. At kung ipagkatiwala lang po natin ang mga bagay ito sa ating Panginoon, mga kapatid, sa Diyos, lahat ay may pangyayari. Sapagkat sa Diyos, wala imposible, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa talata nating binasa, sinabi ng ating Panginoon na tayo ay magpasalamat sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob, mga kapatid, ay magpakailan mo. Hindi pa rin nagbabago, hindi mababago na namang sitwasyon, mga kapatid, na katotohanan na ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan mo. Ang Diyos ay may pangako sa bawat isa sa atin, mga kapatid. In John chapter 15 verse 7, ang sabi ko mga kapatid, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang inyong, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo,
ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Mga kapatid, kung tayo lang po ay mananatili sa ating Panginoon at ang salita ng Diyos ay mananatili sa ating mga kapatid, ibig sabihin, yung ating pagtitiwala at ang ating pagsunod ay lagi sa ating Panginoon, mga kapatid. Hingin po natin ang mangnais natin ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. At ito po ang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, walang imposibleng bagay sa ating po Panginoon. Tayo po lahat ay isang pangkatayo, mga kapatid,